Okay, andito na ulit tayo sa Consuerte Motors. May bablog ulit tayo ng motorsiklo. Pero bago tayo mag-umpisa, siyempre, boss, good morning. Hello, kami may shout out. Shout out sa Jowa o Mrs. Okay, sige sir, ito, ano muna tayo? Almusal muna o merienda na. Sir, good morning ah. Ito, kain muna tayo. Okay, parang Joby. Shout out naman diyan, baka meron kang kukumustahin. Pre. Binabati ko nga pala yung mga taga-Pantalan dyan. Pantalan. Okay, dito Santa Cruz. Okay, ito po ang ating picture ngayong araw. Ito kanilang Kiway Copy Racer 152. Ayos, thank you, pre. Sa kategory po ng retro bike, hindi po papahuli itong Kiway. Meron din po silang Copy Racer type na motor. Pero hindi po siya mahal. Abot kaya pa rin po nating mga riders. Nakakatuwa naman at sa panahon natin ngayon, marami na tayong choices. Mapamura o mahal man ang motor, mag-canvas lang tayo, malilito ka sa pagpili. Isang sign po yan na very active, competitive at healthy ang business ng mga motorcycle dealers. Kaya tayo na pong mga customers ang magbe-benefit dito. Okay, umpisahan na natin ang pag-uusi o yung pagiging usisero. Sa itsura pa lang po, no doubt, motor po siya. De, joke lang po. Retro classic po ang kanyang forma. Malabintage ang kulay. By the way, may available po na tatlong kulay itong Copy Racer 152. Okay, available po sa glossy black, ito nga pong naka-display. Then, meron din siyang matte black at saka po yung green. Okay, masasabi ko po na timeless ang looks ng retro bike na to. Kaya try natin mag-time travel sa Fast and Furious. Sigurado, makikita pa rin po natin yung gantong model ng motorsiklo. Pero joke lang po yan ha. Bagay na bagay po to sa age bracket natin, mga nasa 40 above. Pero honestly speaking, magpipipti na po tayo this year. Tanda na. Matyonda na. Okay, masasabi natin classic ang isang motor. Doon pa lang sa mukha niya o dito sa pinakaharap niya, dapat classic talaga. Kaya hindi ho binago. Ganto pa rin po ang kanyang headlamp dito. Round na headlamp po na halogen bulb pa rin po siya. Then ito, flexible naman yung rubber na nakalagay, kaya hindi ito basta-basta matatanggal po. Pag nadanggi, susunod lang siya. Naka-ano rin po siya, bulb pa rin po sa kanyang signal light. Lahat ng kanyang ilaw ay bulb pa rin po ang ginamit. Ito, sa headlight na yan, yung pong nasa baba, yung high beam at low beam. Then ito, yung sa kanya na nga pong signal light, ano rin po pala, bulb pa rin hanggang sa tail light po. Ito, bukod-bukod na po yung kanyang tail light sa stop light. Ito, bulb pa rin po yan. At ito po yung sa kanyang signal light. Yan, magkabila. Bulb pa rin po. Then, isa pa, itong kanyang front suspension, naka-telescopic fork na meron pong rubber cover na ito po nagdadala talaga para masabi natin na classic ang kanyang itsura. Ayan, medyo mahaba po ang kanyang telescopic fork. Then, pagdating dito sa taas, ito meron pong reflector para sa safetyness natin, magkabila. Then, naka-single disc po ang kanyang front brake. At ito ang kanyang rim, matataba po yung pinaka-rayos niya. Okay, malaki po ang sukat ng kanyang gulong dito sa unahan. May sukat po na 3x17. Sana, ano na po, ano, ginawa ng pang-off-road para mas makapit, pasara yung forma niya, talagang classic na classic kapag ito po ay ano na, medyo may mga spike ano po. Pero ano po ito ha, tube type pa rin po to. Then made in China yung kanyang gulong na ang brand po ay Cordial. Then yung kulay na ginamit at yung design ng mga stickers niya at decals, to talagang pang vintage po ang dating sa kulay, sa design ng sticker. Masasabi natin na talagang retro classic po ang bike na to. Then termo siya hanggang dito po sa
fuel tank niya. Yun din po, isang direction lang hanggang dito po sa likuran, yung kanyang decals. Na bumagay naman po sa kanyang style. Then dito naman tayo sa kanyang naked handlebar. Okay, naka-chrome po. Then medyo malapad po ang kanyang sukat. Kaya yun naman po talaga ang concept ng retro bike. Ganyan ang forma po talaga. Medyo mababa, malapad. Ayan, okay, umpisahan natin dito sa kanyang mga switches. Nandito po ang high beam, low beam. Tapos turning signal, yung kanyang horn. Then meron pa rin po siyang choke. Siyempre, manual po ito eh. Then ito po yung kanyang passing light. Then combine analog and o monolog at digital ang kanya naman pong display screen. So ito po yung kanyang mechanical key, very classic din. At dito po sa kanan yung kanyang kill switch, ito po. Then switch po ng headlight, ng park light at switch off. Then yung kanyang push button, electric starter. Then of course, dahil manual siya, ito po ang kanyang kickstart. Yun lang po sa style ng kanyang upuan. Mukhang rider lang po ang pwedeng sumakay. Pang-isahan lang po talaga. Mahirap na po umangkas dito at sigurado i-slide po. Masisira pa itong pinaka-tail light niya. Ayun po mga riders, talagang pang-japorms lang na pang-solo po itong Cup Racer type na motor ng Kiwi. Okay mga ka-riders, mali pala tayo. Kala natin pang isang tao lang. Ito po pala yung natatanggal to. So pwede siyang maging pang two-seater. Dahil meron nga po siyang footrest dito eh. So ibig sabihin pwede siya mag-angkas. Okay, ito, mahirap lang po tanggalin. Lalapitan natin yung mga ibang kulay niya na mukhang tanggal na po yung pinakalikuran. Ito po yun. Oh. Ito po ay repo na. Okay, ito, magda-down lang kayo ng 1,000. Meron na kayong Cup Racer na motor. Ayan, ito po ang ganyang itsura pag wala po yung pinaka-cover na plastic. So, ito, mahaba din pala. Ayan. Ayan, makakapag-angkas tayo, siguro. Hanggang dalawa lang, huwag na tayong magtatlo at baka umislide, kawawa naman. So, punta, ito po yung kulay green. So, yung pong matte black, dito po sa gitna. Lapitan natin kasi glossy black yung ni-review natin. Ito po yung kanyang matte black na ano, kulay. Okay, ito. Medyo malikabok lang po pero repo lang po ito. Ano? Ayan. Ayan, ganun din po. Tatanggalin lang yung pinaka-cover na plastic. Makakapag-angkas na tayo. Okay. Okay, punta naman tayo dito sa kanyang rear tire na meron po naman pong sukat na 110 by 80 by 17. Kaya, okay, ito, mataba ang gulong dito sa likuran. Okay, halong modern saka classic ang kanyang mga pyesa. Katulad po nitong kanyang shock absorber na meron na pong gas tank o yung nitrox. Parang baso, ito po. Then, dalawa po siya sa magkabila. Then, nakaano po siya. Drum brake lang dito sa likuran. Okay, mapapansin natin maganda ang mga pwesto ng kanyang mga bakal. Lalo na dito sa engine support. Wala tayong worry na baka magkakaproblema tayo. Huwag tayo ay natagtag sa pagtakbo. Ayan, ito. Kita naman natin yung kanyang engine. Medyo malaki. Bale, ano po po ito ha? Carburetor type pa rin po na engine. Then, ito yung kanya pong spark plug dito na sa right side po. Then, naka air cooled lang po ang kanyang cooling system. Then, meron po siyang 5-speed manual transmission. Although classic siya, certified clean emission, Euro 3 compliant na po siya. Siyempre, hindi mawawala ang sa classic na motorsiklo, yung kanyang reserve fuel. Ito po, estimate ko po nasa ano to, 2 to 3 ang reserve ng kanyang fuel. So ito, pag daan dito po yan, hindi po siya tatakbo siyempre. I-on po natin. Then, pag wala ng gas, balik lang po dito sa kabila para sa reserve po natin. Okay, speaking of gas, malaki po ang fuel tank capacity niya. Nasa 12.1 liters po ang kanyang full tank. So malayo po mararating nun. Kung meron siyang 12 liters at ang kanya naman pong fuel consumption ay nasa 40 kilometers per 1 liter. So i-times natin, yung 12 times 4, yun, ganun po kalayo ang kilometers na matatakbo dito. Okay, sa maximum speed o top speed, hindi po papahuli itong Kiwi 152. Ma-average po ito ng 120 kilometers per
R ang kanyang bilis. Then nagpo-produce po ng 11.2 horsepower at 8,000 RPM at 11.1 Newton meter of torque at 5,000 RPM. Okay, pagdating naman sa pricing, isa po itong Kiway sa may murang presyo. Ito po, 64,800, may copy racer type na motor ka na. So, bukod doon, kung hindi natin kaya sa cash, ito ang kanyang monthly installment. Sa 6 na buwan po, 13,120. Sa isang taon po, 7,216. Sa isang taon at kalahati, 5,249. At sa dalawang taon naman po, ay 4,275. At sa 30 months, 3,674. At sa pinakamahabang term, sa 36 months, so tatlong taon, 3,281. Then, andun pa rin po ang kanyang rebate na 300. Kaya mababawasan po po yan. Basta, maayos lang po tayo magbayad na at sa tamang panahon po. Okay, ito po yung kanyang mga freebies. Meron silang libreng helmet, 1-year LTO registration, siyempre manual tools o yung basic tools, TPL insurance. At yung pong requirements, puntahan nyo na lang po sa kanilang FB page. Lalagay ko po yung link sa ating video description. Okay, kaya tayo nagsuot ng jacket na classic para tumerno. At isusukat natin, natakyan natin itong copy racer ng Kiway. Okay, sa vintage niyang upuan, ito meron pong parang camelback type po ang kanyang design. Kaya ito po yung pinaka-stopper ng ating kwitan para hindi tayo umislide dumediretso-diretso sa likod pag bigla tayong in case na tayo ay dumulas. So ayan, inupuan nga po natin. Ayan, komportable naman. Although medyo may matigas siya ng konti, pero ito naman po ay naiaayos pa. So ito, sa turning radius niya, okay, hindi ho aabot sa ating tuhod. Ayan, mahaba kasi siya. Oh. Yun lang, oh, napansin ko, talagang pasubsub ang forma natin. Talagang classic po ang kanyang dating. Ayan, pasubsub tayo na sa riding position natin.